po ang itinalaga ni Pastor Felix para po magdala sa inyo na isa ng maikling mensahe ngayong umaga. Hindi po ako makaakyat sa hagdan na nag-iisa. Kailangan ko pong may gabay kasi baka matuwad ako, tumalembong. Doon po nakakaakyat ako sa third floor hanggang dito kasi may gabay. Pag walang gabay, mahirap umakyat ang may edad. Diba no, Sister Dali? Pag may edad ka na, mahirap nang umakyat sa hagdan na walang gabay. Kailangan talagang may gabay. Kaya pag umaakyat kami dito, kaming mga elder, kailangan meron kaming gabay para hindi po kami parang tumatalem, tatumbling, ganun. Purihin po ang Panginoon, magandang umaga sa inyong lahat. Naka-ready na po ba kayo? Ang dami po nito. Hindi po ako kasi marunong sa mga ano, okay? Ang alam ko lang po magsulat, magbasa, magsulat. Kaya manda po kayo, mahaba po ito. Amen po. Ang ating pong teksto ay kinuha ko po sa Magandang Balita Biblia. Dalawa po ang Biblia ko, isang Full Life Study Bible, tsaka isang Magandang Balita Biblia. So, tumayo na po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon na ating pong babasahin. At ito po ay matatagpuan sa Kawikaan, Kapitulo 3, apat na talata po ang ating tutunghayan. Kawikaan, Kapitulo 3. Magsisimula po ako sa 5, talatang 5. Ang sabi po doon, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso't lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Verse 6, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Verse 7, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Verse 8, sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang iyong tiisin at gagaling ang iyong sugat. Sa Full Life naman po, Full Life Study Bible, verse 5, sabi doon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Verse 7, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. Verse 8, this will bring health to your body and nourishment to your bones. So tayo pong lahat ay manalangin. O dakilang Diyos, ama naming banal na nasa langit, maraming pong salamat sa pagkakataong pinagkakaloob mo po sa akin upang makatayo sa iyong banal na harapan at dalhin ang iyong banal na salita sa aming mga kapatiran. Nawa Ama, buksan mo po ang aming puso, ang aming isipan upang ang iyong banal na salita ay makapasok, maipamuhay namin at mabuhay kami sa iyong pamantayan, katwiran at kabanalan. O Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Tulungan mo po ako, Banal na Espiritu, na maipahayag ko po ng malinaw ang iyong banal na salita. At ikaw pong kumilos sa aming kalagitnaan. Marami pong salamat sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Pag amen, pwede nang maupo. Yan. Pero hindi pa po ako tapos. Nagsisimula pa lang. Ang tema po ng aking maikling mensahe ay
pinamagatan kong trusting in God's guidance, magtiwala sa pangunguna ng Diyos. A word meaning trust, to have confidence, to have faith in. Amen. Ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso at pananalig ay kabaligtaran ng pagdududa sa kanyang mga salita at mga pangako. Totoo po yun, di ba? Kumisa may mga hinihingi tayo sa prayer na hindi agad na ibibigay ng Panginoon. Sa likod ng ating isip, naririnig ba ako ng Panginoon? Bibigay kaya ng Panginoon ang aking pangangailangan? Yes, naririnig po tayo. Lahat ng panalangin natin, wala pong nakaliligtas sa pandinig at paningin ng Panginoon. In God's own time, tutugunin po niya yan. Ang pagtitiwala at pananalig sa Diyos, ang pundasyon ng ating relasyon sa Kanya na nakabase sa pangako na Siya lamang ang Diyos na karapat dapat sa lahat ng papuri at pagsamba nating lahat ng mga anak niya. Sa Kanya lamang tayo sasamba, sa Kanya lamang wala na pong ibang Diyos na nararapat nating sambahin. Kasama natin ang Diyos sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Di po ba yun? Totoo po ba yun? Amen. At sa oras ng kagipitan at mahigpit na pagsubok, maipagkakatiwala natin sa kamay ng ating mapagmahal na Ama at ng Kanyang anak ang lahat ng kabalisahang ito. Huwag po tayong magsawa sa pagdulog sa Panginoon sa panalangin. Ang pag-ibig at ang pagsama ng Diyos ang nagbibigay sa bawat isa sa atin ng kagalakan, kalakasan, at kapayapaan upang madama ang Kanyang presensya at gabay sa panahon na tayo ay dumaraan sa mga pagsubok at karamdaman. Napakahirap pong magkaroon ng sakit. Pag may naramdaman ka sa katawan, magpatingin ka sa doktor, malalaman mo kung anong sakit mo. At yun po ang kumisan dinadala-dala natin sa ating puso at isip. Walang makatatalo o makapanghihina sa bawat isa sa atin habang ang ating paningin ay nakatuon sa Panginoong Jesus at nagpapakumbabang naghihintay sa Kanyang tulong. Nagpapakumbaba. Lumuluhod. Nananalangin. Kapag kasama natin ang Panginoong Jesus, lahat ay mapagtatagumpayan natin. Sabi nga, we are more than conqueror. Kasi napagtagumpayan na ating Panginoong Jesus ang lahat, maging kamatayan, di ba? Nagtagumpay siya. Kaya lahat, mapagtatagumpayan din natin. Lahat yan, kaya natin kasi kasama natin ang Panginoong Jesus. So, yung mga talatang binasa ko, ay bibigyan ko na lang po ng mga teksto. Di ba? Teksto na lang. Katulad po ng Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. May nakalimutan ako. Nag-pray na ba po tayo? Hindi ko po natatanda. Nakapag-pray na ako bago ako nagsimula. Okay. O, yan po. So, awit 21:7, sa kataas-taasan, siya'y nagtiwala. Sa pag-ibig ng Diyos, ang paghahari niya'y walang pagkatapos. So, yun. Iba na po kasi may edad eh.
Hindi po ako makakalimutin. May pagkakataong nakakalimutan. Pero hindi, iba po yung makakalimutin, iba yung may nakalimutan. Di ba ba, Brother Orly? Istorya lang po kasi si Brother Orly, nung maging speaker natin, patungko sa Panginoong Jesus, sabi na Panginoon, ihulog mo ang iyong lambat sa gawing kanan. Sabi ko na, kung gusto ko magbukas ng tindahan, at saan gawin ng tindahan ako, magbubukas, kaliwa, kanan, likod, o hanggang ngayon, Brother Orly, hindi pa ako nakakapagbukas. Gusto ko magbukas ng tindahan, pero hindi ko magawa. Bakit? Wala akong puhunan. Hinihingi ko pa sa Panginoon. So, yun. Sa awit, 125, talatang isa. Ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala, kahit na kailay, hindi makikilos, di rin magigiba. Totoo po yun. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, walang makakapag-iba sa atin, walang makakapag-pahina sa atin. Kasi strong ang ating dakilang Diyos. Greater is He who is in me than He who is in this world. Amen. Salamat sa isang nag-amen. Sa Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 10. Buti po yung isa may tumatmay, tatawa ka para. Sa amin nung kasi, nag-iisa ako eh. Wala akong makakausap. Kung meron lang pupunta sa bahay, tsaka lang po ako nakakapagsalita. Wala akong kasama, kaya nag-iisa ako. Pero purihin ng Panginoon, meron siyang dinadalang mga kapitbahay. Nay, maming, ulam. Kaya ganun. Purihin ng Panginoon. So sa Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 10. Pagkatakot kay Yahweh ay simula ng kaalaman. Ang pagkilala sa Kanya'y may dulot na karunungan. Kawikaan, Kapitulo 2, talatang 11. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat, ang unawa ay maglilihis sa liko-likong landas. Lahat po ng salita ng Panginoon ay napakaganda. Kawikaan, Kapitulo 14, talatang 26. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagdudulot ng kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ano ba? Napakaganda. Hindi ko po alam bakit ako sinipon. Kanina pagpunta ko dito, wala akong sipon. Bakit ngayon sinisipon? Amen. Sa Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 23, pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw, at daan ng buhay itong mga saway. Di po ba napakaganda ng mga salita ng ating Panginoon? Kapag pinag-aralan ninyo at pinagbulay-bulayan, ay tunay nga pong napakasarap. Ito po, bibigyan ko ng paliwanag. Ang Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 5, ang anak ng Diyos ay nakadarama ng walang maliw na pag-ibig na nagmumula sa ating mapagmahal na Ama. Ang mga pangako niya na tayo ay hindi iiwan man o pababayaan at sasamahan sa lahat ng aspeto ng ating buhay, yan ang pangako ng Diyos sa atin na ating mapangahawakan. Naniniwala po ba kayo sa lahat ng pangako ng Biblia na nakasulat sa Bible? Amen. So tutungo po tayo sa Kapitulo 3, talatang 6. Sabi, siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Awit, minsan mabuti pa po yung English eh. Ano ba ang awit? Psalm. Sabihin mo Psalm 55. Pag Tagalog, awit 55. Parang mahirap big kasi yung mga numbers sa Tagalog. Pero pag English, madali. Awit
Wala po kasing teksto ang awit, basta awit, 55, talatang 22. Ilagak kay Yahweh yaong suliranin, at ikaw ay hindi niya bibiguin, hindi babayaan ang taong magaling. Amen po ba? Amen. Laging iingatan ng Diyos sa mga taong nagmamahal, sumusunod sa kanyang mga utos. Sa awit, 128, talatang 1. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na adikay sumunod sa kanyang mga utos. Mapalad daw po ang tao na sumusunod sa Panginoon ng may takot. Hindi po ba? Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 33, ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay na payapa, malayo sa katatakutan. Amen. Kawikaan, Kapitulo 16, talatang 3, itiwala kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Itiwala daw. Open book sa Panginoon. Awit 91, talatang 14, ang sabi ni Yahweh, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Ililigtas ang taong tapat. Hindi niya ito pababayaan. Ang awit, 128, talatang 4. Ang sinuman kung si Yahweh ay buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at pagpapalain. Amen? Pagpapalain, uunlad. Pag sumunod tayo sa Panginoon, yun po ang gagawin sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 6, ang lahat ng ating mga gagawin, plano, desisyon o anumang aktibidad, ito ay dapat nating ilahad sa Diyos, i-open, ibigay mo sa Panginoon, ganun. At ang kanyang kalooban ang dapat na mangyari, hindi yung kalooban natin ang dapat mangyari. Sa anumang plano, desisyon natin gagawin, sabi nga, i-lay down, na yun, ang tamang sa, i-lay down mo sa Panginoon lahat ng mga aktibidades na yan. At ang Panginoon ang gagabay. Ilahad sa Diyos at ang kanyang kalooban ang dapat na mangyari. Bawat araw ay mabuhay tayo na may malapit na kaugnayan sa Diyos upang tayo ay gabayan at turuan at lumakad sa tamang landas. Upo, tuturuan niya tayo, tuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Yan. Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 7. Sabi, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman. Matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Sa Kawikaan, 19, talatang 20. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. At pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Yun, totoo po yun. Makinig ka lang, makinig ka na makinig kung ano yung payo sa'yo, sundin mo. Kasi tama po yun. Itutumpak ka ng, sa daan na dapat mong lakaran. Kawikaan, Kapitulo 8, talatang 13. Ang pagkatakot kay Yahweh ay maglalayo sa kasamaan at siya ay namumuhi sa lahat ng kaliguan. Bilang mabuting Diyos, ayaw niya talaga ng kasamaan, kasinungalingan.
ayaw ng Panginoon yan. Namumuhay siya doon. Awit. 26. Talatang 11. Ang kalooban mo'y ituro sa akin at iyon ang tapat na aking susundin. Merong utos ang Panginoon na dapat nating sundin. Awit 73, talatang 1. Kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng taong ang puso'y malinis. Laging gusto ng Panginoon matuwid, malinis ang ating buhay. Wala tayong nilalamangan. Sabi nga, di bali nang tayo ang malamangan, huwag lang tayo ang manglalamang. Kasi hindi po yung kalugod-lugod sa Panginoon. Kawikaan, Kapitulo 2, talatang 20. Kaya nga, tahakin mo ang landas na matuwid at huwag mong hihiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Huwag mong hihiwalayan. Kung ano man yung sinimula mo na matuwid, lakaran mo hanggang sa kanga kunin ng Panginoon ang iyong buhay. Awit. Awit 71, talatang 19. Dakila ka, Panginoon, matuwid ka hanggang langit. Dakila ang ginawa mo at wala kang makaparis. Yun, walang kaparis. Ang Panginoong Jesus, ang Diyos Ama sa lahat ng kanyang ginawa. Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 7. Sabi doon, ang ating mga isipan at pangunawa ay limitado at maaaring magkamali. Kailangan ito ay naliliwanagan ng salita ng Diyos at pinangungunahan ng banal na Espiritu upang tulungan tayo na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng ating gagawin. Ang pagkatakot sa Diyos ang magbibigay sa atin ng karunungan, pagsunod sa Kanyang mga utos. Amen? Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 8. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Amen. Kawikaan, Kapitulo 9, talatang 11. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kawikaan, Kapitulo 2, talatang 21. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig, ang may buhay na matapat ay hindi mapapalis. Amen. Awit 34, talatang 7. Anghel, yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkup. Alam niyo po ba, meron tayong mga guardian angels? Merong sinusugo ang Diyos na guardian angel sa bawat isa sa atin. Konting istorya lang. Noong pong nandun tayo sa kabila, pa-attend po ako ng prayer meeting. Eh dahil one way lang yun, ano, yung kalye dun sa kabila. Pa-attend po ako ng prayer meeting. Pagbaba ko po sa jeep, tatawid ako. Wala ho ako nakitang jeep. Pero isang step na lang, ladder na, ay nandito na ako sa ano, kabilang kalye, may biglang sumulpot na jeep, ang haba, 10-seater. Nabangga po ako. Dito, puro pasa. Eh, biro nyo 10-seater na jeep. Hindi po ako nakaiwas. Talaga nabangga ako. Pero purihin ng Panginoon, wala po akong bali. Kasi kung nabalian daw po ako ng buto, hindi ako makatatayo, hindi ako makalalakad. Pero nakalakad po ako. Kaya
ang alam ko may guardian angels ang bawat siya sa atin eh. Hindi tayo pababayaan. Amen po ba? So yun, iningatan ako ng Panginoon sa pamamagitan ng inano niya ang guardian angels, di ba? Kung wala yung guardian angels, ewan ko siguro wala, baka nabalian na ako ng buto. So, ang laki ng, ang haba ng jeep, punong-puno ng, ang haba, punong-puno ng pasahero. Pero purihin ng Panginoon, iningatan po ako. Hindi po ako nabalian, nakalakad po, kinalingguhan, naka-attend po ako ng gawain. Yun. Saan na tayo? Awit 63, talatang 8. Itong aking kaluluwa sa iyo lang nang hahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasan natitiyak. Hindi po tayo pwedeng humawak sa Panginoon kasi may tendency makakabitaw tayo, di po ba? Hayaan nyo ang Diyos ang humawak sa atin. Kapag hawak tayo ng Diyos, secure tayo. Hindi tayo makakawala sa kamay ng ating Panginoon. Awit, Kapitulo 18, talatang 31. Si Yahweh ang Diyos na walang katulad, siya lamang ang Diyos na ating kalasag. Siya ang sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Di ba? Ang ganda. Ang ganda ng salita ng Panginoon. Sa Awit 25, talatang 18, sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Amen. Sino bang ating tagapagturo? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 8, ang pagsunod sa Diyos at mabuhay sa kanyang prinsipyo ay magdudulot ng mabuting kalusugan, mahabang buhay, masagana at masayang pamumuhay, malayo sa mga alalahanin at walang anumang katatakutan sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Amen po ba? Kasama po ba natin ang Diyos? Amen. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, dapat kasama nating lagi ang Panginoon. Isang talata na lamang po ang aking ibabahagi sa inyo. Maganda po ito, memory verse po ito. Sana lahat kayo memory verse niyo ito. Alam ko memory verse to ni Sister Dali. Philippians 4:6. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Sabi po dito, the one essential cure for worry is prayer. Totoo po ba yan? Walang mag-amin. Ang gamot daw po sa worry, kung kayo ay nagwo-worry, ano ang dapat niyong gawin? Lumuhod, ibaluktot ang inyong mga tuhod, at manalangin sa Diyos. Yun po ang unang-unang sagot kapag kayo ay may alalahanin, pag kayo ay may karamdaman, kapag kayo ay merong mabigat na problema na dinadala-dala, lumuhod lang. Luluhod lang kayo. At yung kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso. Sabi, through prayer, we renew our trust in the Lord's faithfulness by casting all our anxieties and problems on Him who care for us. God's peace comes to guard our hearts and minds as a result of our communion with Christ Jesus. God strengthens us to do
all the things He desires of us. We receive mercy, grace, and help in time of need. We are assured that in all things, God works for our good. Romans 8:28. Amen po ba? Nagwo-worry ba kayo? Nag-aalala? Kanino ba kayo dapat lumapit? Kanino kayo dapat lumuhod upang humingi ng gabay? Sabi nga sa Tagalog, maganda ang Tagalog eh. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Ang lalim ng Tagalog ng Panginoon, di malirip. Ano ba ibig sabihin nun? Malalim. Ang hindi mo matarok na na kapayapaan. Diba? Ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa ating puso. Kaya salamat sa mga patotoo ng ating Pastor Roger. Bago kapag may problema kayo, may dumating na bigla-biglang alalahanin, huwag kung kani-kanino kayo lalapit. Lapitan nyo ang Diyos. Unahin nyo siya sa lahat ng problema. Lumuhod kayo. Lumuhod, manalangin. Yun ang unang-unang dapat ginagawa ng isang Kristiyano na merong alalahanin, na merong kabigatan. Ako katulad ko, no? Nung malaman ko po na sabi ng doktor sa Pasig City General Hospital, yung cardio, hindi ko po siya doktor, doktor ng bayan po yon. Sabi niya, yung dalawang doktor na bumasa nung aking, ano ba yon? To the echo, hindi nila mabasa, Dok, ano ba yung sakit ko? Doon sa center. Basta inumin mo itong gamot na binigay sa'yo. Pumunta ako sa Pasig City General Hospital. Dok, ano ba ang sakit ko? Inumin mo ito, oh, ito. Nagreseta rin siya. Hindi nila mabasa. Sabi ko, Lord, paano ko malalaman kung ano ang sakit ko? Dumating yung araw na nakausap ko yung cardio doctor. Ilang buwan din yun bago ko siya nakausap. Kasi yung mga ganong doktor pala by scheduling. Kailangan naka-schedule ka kung kailan mo siya makakausap. So nakausap ko siya. Kailan ko ba nalaman pang may sakit ako? No, October. November pa bago ko siya nakausap. Siya lang ang nakabasa nung hindi ko alam kung talagang yung dalawang doktor eh, hindi nabasa yon or ano. Yung doktor ng cardio ang nagsabi sa akin, Nay, meron kang baradong puso. Huh? Baradong puso? Opo. Nay, kailangan mong operahan. Dok, ayoko. Wala akong perang pampa-opera. Siyempre, ang mahal, di ba? Puso o operahin. Dok, bigyan mo na lang ako ng gamot. Nagtataka ako doon sa doktor na ng cardio. Ang gamot ko, ang gagaan. Ang mumura. Kasi yung iba, di ba, pag may sakit sa puso, ang isang gamot lang, 100, ilang araw mo iinumin yun. Pero ako, nebibulol, aspirin. Nebibulol, pang high blood yun. Aspirin. Lanoxia, tsaka atorvastatin. Pero kung bibilin mo sa Mercury yon, wala pang 2,000. 1,000 mahigit lang. Ang bumili pa nung ano, si Buboy. Kilala niyo si Buboy? Si Brother Felix. Buboy sa akin siya eh. Hindi ko siya tinatawag ng Felix. Buboy. Siya ang bumibili ng gamot ko. Kaya sabi ko, Lord, alam ko, ang may sakit sa puso, mamahalin ng gamot. Pero ako, ang mumura,
Tapos nagpatingin pa ako sa center, nabigyan pa ako ng libreng gamot, ng atorvastatin at saka aspirin. Biro niya yun. Talaga napakabuti ng Panginoon. Hindi ko na iintindihin pang bibilin yung gano'ng atorvastatin at saka penicillin. Nahihingi pala sa center yun. Ngayon kahapon ay nung Biyernes ko lang nalaman dahil nagpatingin ako ng blood sugar. Taas ng blood sugar ko, mga kapatid. Kaya sabi ng doktor, Nay, huwag ka nang kakain ng mamantika. Ano na lang po, Dok? Ilaga, mga gulay-gulay. Hindi naman po ako mahilig masyado sa... Naano po ako sa paggulay ng gulay. Parang nalalambot ako. Kaya sabi ko, Lord, talaga napakabuti mo. Nabawasan yung pambili ko ng gamot. Dalawang klaseng gamot. At saka vitamins, libre sa health center. Huwag ka lang magsawang pupunta. Ngayon ko lang nalaman na pwede pala ako mabigyan ng atorvastatin at saka penicillin. Ganun, napakabuti ng Panginoon, ano? Minsan hindi mo alam, pero siya ang gumagawa ng paraan para ka makahingi ng mga libreng gamot. Amen. So yon, kung may alalahanin tayo, kung may mahigpit na pagsubok, luhod lang tayo sa Panginoon. Ba? Sa Panginoon lang. Bago kayo pumunta sa mga kung kani-kanino dyan, unahin natin ang Panginoon. At siya ang tutulong sa bawat siya sa atin. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay mananalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Dakilain ka, sambahin ka at luwalhatiin ka. O Amang banal na nasa langit, maraming marami pong salamat sa iyong banal na salita na amin pong binasa at pinag-aralan, pinagbulay-bulayan. Nawa Ama, tulungan mo kami na ang aming buhay ay tunay nga pong sa iyo namin ipagkatiwala. Kung meron man kaming pinagdaraanan na mabibigat na mga pagsubok, o anuman po, Lord, karamdaman, o anuman po yan, Lord, iluluhod namin to sa iyo sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At alam namin, Panginoon, na ikaw po ang gagawa at kikilos sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, ng marami. Dakila ka at niluluwalhati ka namin. Salamat sa iyong mga banal na salita na aming pong pinag-aralan at pinagbulay-bulayan. Katulad po ng Kawikaan, Kapitulo 3, kay Yahweh kang magtiwala, buong puso't lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa 6, siya ay sangguniin sa lahat ng mga bala, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. 7, huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. 8, sa gayon, ikaw ay lalakas, at magiging matatag, mawawala ang tiisin, gagaling ang iyong sugat. Tunay nga po, Ama, napakasarap pag-aralan, basahin at pagbulay-bulayan ang iyong mga banal na salita. Tunay nga po, Ama, kung wala ang banal mong salita sa aming buhay, saan po kami mananangan, Panginoon? Salamat po, Amang Banal, sa tulong mo, banal na Espiritu. At salamat po, ikaw po ang kumilos sa aming kalagitnaan. Nawa Ama, tulungan mo ang bawat isa sa amin na ikaw lang ang aming sasangguniin sa lahat ng aming mga tiisin. Maraming maraming po salamat, Ama. Dinadakila ka namin at sinasamba ka namin. Ama, ito pong aming sama't panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.